Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my Financial Health and Beauty Facebook page. And of course, welcome to my Amazing Mindset YouTube channel. My name is Chona Rubio and you can call me Ma'am C. So our topic for today is about Financial Planning 101. So please, stay po kayo until the end of the video para po matutunan ninyo, no? Why is financial planning is valuable for you? How to set goals and achieve your dreams? And what is your savings mentality? So, yan po yung inyong matututunan at the end of this video. So, stay tuned. Kung bago ka lang dito, no, please click subscribe and the notification bell. And of course, sa Facebook page ko, like and follow. And please, share nyo po ito. Mag-comment po kayo. Please, feel free to comment. Feel free to share and feel free to like. Okay? Now, define po na natin muna yung financial planning. No? Financial planning po is the process of determining how an individual can meet life goals through proper management of financial resources. So, yan po pala yung financial. So, kung wala tayong financial planning, no? Anong mangyayari? Diba? Parang ang gulo-gulo. Pag wala ka, hindi ka nga nagpa-plano, di ba? Parang kahit ano na lang. Even in, pag nag-grocery ka, di ba, nasisira ang budget mo. Kaya wala kang financial planning doon sa pag-grocery mo. Kung ano na lang yung kuhanin mo. Hindi mo sinusulat lahat ng, nililista yung lahat ng bibilhin mo sa nasisira ang budget. So, kailangan po natin ng financial planning. Why? Why is financial planning valuable for you? No? Bakit ba napaka-importante nitong financial planning? Kasi nga, it can help you. No? To set a goals and to achieve your dreams, no? At it can change your life. Wala po kasi, actually it's not, hindi po ito tinuturo sa college, no? Pero dapat patutunan po natin ito and even in our real life, okay? Pero ang financial planning po kasi, marami yung tawag dito, maraming factors, no? Hindi lang kung ano-ano lang, basta plano lang ng plano. Ang financial planning po dapat kaakibat ang lalim, no? Nito yung cash flow management, yung pagpasok at paglabas ng pera mo, no? Of course, income tax planning, estate tax planning, educational planning, retirement planning, risk, no? Protection, insurance planning, yung critical illness planning, HMO planning, yung mga uncertainties, nandun po lahat yan. So, kailangan po alam natin yan, no? Mas matindi yung cash flow, yung pagpasok at paglabas ng pera, no? Yung income, yung expenses, yan. Paano ba natin to na-apply sa buhay araw-araw? Okay? Pero go muna tayo sa goals, no? How to have a very, very goal setting. Ano ba ang importance ng goal setting? Diba, pag nag-goal po tayo, no? Number one, you have to write down your goals. Make a journal. Make a bucket list. No, bucket list of your goals. Kasi pag natupad mo tong bucket list of goals mo to, nagiging isang dreams ya. Okay? Hindi mo na mamala nakakatupad ka ng isang pangarap, no? Kasi nga ang dreams, you have break it down into goals. Pero ano ba yung goals, no? Syempre yung goals mo dapat very smart. Very smart. SMART, smart goals. Which is meaning ng S is specific. Dapat specific ka daw dun sa goals mo. No, may katiyakan. M, measurable, no? Alam mo kung magkano, how much. A, attainable, alam mo in reality matutupad mo siya, achieve, maa-achieve mo siya, no? Hindi siya it's not impossible, it's possible. Relevant, very very important to sa iyo. And of course, time bound, meron kang deadlines. So, 'yun yung SMART goal. So, mag-sample tayo. Let's say I-write ko yung mga goals ko. Ito yung sample ko, no? Ang unang-una kong sample ay maging free ako sa kautangan, no? Mabayaran ko lahat ng utang ko, no? Say, ang amount ko ay pay debt. Tapos, amount ko ay, let's say, 100,000. Ang deadline ko sa sarili ko, 6 months from now. Anong type? Short term. Ayan. Short term ko siya. Okay? Tapos, mag-create ako ng emergency fund. Let's say, 3 to 6 months of my monthly expenses. Ang monthly expenses ko halimbawa ay 20,000 per month. O at least I can set aside an emergency fund of 60,000. No? Deadline ko 6 months from now din at short term siya.
ang goal, short-term goal ko siya. And pangalawa, no, mag-create ako ng protection fund. So itong mga protection fund para sa akin, let's say kaming buong family, my husband and my two child, my dalawang anak, no, dalawa kong son. Kukuha kami ng insurance, no, critical illness plan, health card, at saka health card, a total of, let's say, kami ay annually, no, nasa 30,000 or 50,000. So, ito, immediate to, no, deadline, immediate. It's a short-term goal. And of course, travel abroad, no, gusto ko rin mag-travel kasama ng family ko. Let's say, nag-budget ako ng 200,000. In year 2022, yun ang deadline ko. And for me, this is a medium to long-term goal. And of course, my kids' college education, let's say, dapat in 2027, done ko na siya. Magkano? 3 million para sa dalawa kong anak, no? Para pagdating sa kolehiyo, meron silang pang-tuition. It's a long-term goal. And of course, kung gusto ko ng business fund, capital, let's say, I need 6 million, in 2030, dapat done ko na siya. It's a long-term goal. And retirement fund, let's say, I need 20 million para po pag ako ay nag 60 or 65, no? 'Di ba? I will enjoy my retirement. 20 million kung 8, kung 20 years pa ako mabubuhay, 60 to 80, divide ko yung 20 million, no? Kaya na. It's a long-term goal. Dapat matapos kaya by the end of 2000, let's say 35. Ano na ba ngayon, no? Ba o in 10 years, 2021 ngayon, dapat in 10 years tapos ko yung retirement ko. So 2031. Tapos ko na yung retirement long-term goal ko. Ayan, ganyan. Pero ang tanong, no, dapat you should know yung financial status mo para makapag-create ka ng mga ganyang-ganyang plan. Ganyang-ganyang makapag-set aside ka ng goals mo na yan. Dapat you know your financial status. Yung in and out of your money. Yung cash in, cash out, no, cash flow tawag doon, no. Paano ba yun? And normally, di ba, kinukuha natin yan sa salary natin, no? We have to savings mentality ang tawag nila dun, eh, no? Pero ito po yung typical savings mentality ng mga Pinoy. Okay? In general. Okay? So, ako, yun din. Isa ako dun before, in general. When, pag dumating po yung salary ko, income ko, no? Yung tinatanong, any kind of income, either employee ka man dyan, business ka man, at kahit anong income yan, kahit pagsama-samain mo, ang inuuna ko po expenses. Income minus expenses. Di ba? Tama po ba? May nakaka-relate kaya sa akin sa mga nanonood na pag dumating, bago pa dumating yung sweldo ko, nililista ko na yung babayaran kong mga bills, electricity, grocery, tuition, kung ano-ano pa. So, pagdating ng sweldo ko, walang natitira. Walang natitira. Grabe. Never end up. Kaya sometimes, no, pag nagkakwento kami mag-office mate, may natira ba? No, kaya hindi tayo siswendo. 2 days, 3 days, wala na yung pera namin, no? Nag-aantay na naman kami ng next quincenas katapusan, okay? So, yung po yung savings mentality natin. Pero, meron po pa pong isang savings mentality na very, very effective po. At ito yung makakatulong sa inyo, no? Ito po yun. The ideal is, once you receive your income, you less your savings kaagad and equal to expenses. Okay? So, may percentage yan. Wala namang general, wala namang standard percentage. Ikaw na ang bahalang pumili. It's your option. Pero ako po, yung ina-apply ko sa buhay is when I receive my salary, 100%, minus yung 30%, and yung 70% live on it. 30% na savings, 70% expenses. Yung 30% po, dinidivide ko pa yon, yung 10% sa simbahan, tithe, yung another 10% sa emergency fund, at yung 10% po na natitira, yung po yung hinahati ko sa, inahati ko po yan sa investment. No, syempre, hindi naman savings and investment na siya para mag-grow siya ng mag-grow at maging ano siya in the future, maging retirement at maging business siya at maging educational fund ng aking anak. Okay? Included na rin doon yung mga protection, critical illness fund ko. So, 100% less 30%. 30% is 10% sa tithe, 10% sa emergency fund, and 10% sa investment, business, and other goals. And equal to 70% expenses. Live on it sa 70%. Ibig sabihin po, pagkasyahin po natin yung 70%, no? So, kung sabi nga ng matatanda, matutong mamaluktot kung ang kumot ay maiksi. No?
kasi ang kung matutong mama. Kaya naman natin eh, we can do it, no? Kasi marami tayong matutuklasan ng mga bayarin na hindi naman pala dapat ano, yung mga needs and wants mo i-breakdown mo yan. Malalaman mo na lang na marami kang matitipid mo magagawa. Okay? Sabi nga ano, save first before you spend or pay yourself first. Yan, ganun po. So, pag nagawa niyo po yan, probably, no, I guarantee niyo, yung specific goals niyo na nilag, sinulat niyo everyday, isa-isa na po yung matutupan. Yan. And, nalaman mo na yung tamang cash flow mo, yung in-in and in-out mo, no? And, alam mo na, nasa financial planning, no, marami kang pinagpapalaguhan, no? Cash flow, diba? Critical illness, protection, insurance, emergency fund, ano pa ba, retirement plan and business plan, travel goals at kung ano-ano. So, dito ko po i-end yung vlog ko, no? Being financially secure and independent is not about how much money you make. It's about how much money you keep. Ayan, sana po marami kayong natutunan sa maikli kong financial tips 101, no? Financial planning 101. Okay? Thank you so much for watching, you know, until the end of my video. Please, again, don't forget to share, comment, like, subscribe, and follow, no? Para po mas marami pong mga young adult, young millennials, or mga young mommy, single moms, no? Na nakikinig sa atin na mayroon silang natutunan, no? Dito sa vlog na to. Thank you, and God bless. Bye-bye!